Material, may gagawin na naman tayo ngayon. Ito, floor pan, malaki. So, yero yung kanyang ilisi. Pambran niya ay floor pan na hanabishi. Wala na siyang knob sa swing. Swing knob, wala na. So, yan. Napakalaking electric pan. Check upin muna natin. Ito daw ay bigla na lang tumigil. Check upin muna natin. So, gaya ng mga proseso natin ginagawa. Tingnan natin kung may continuity yung ating windings. Yan, ito. Ito yung switch. Gamitan natin ang tester. Gaya ng ating laging ginagawa. Okay, tingnan natin, calibrate natin. Yan, okay, calibrated na. Gumagana ang tester. Okay, naka-times 10 yan. So, ito yung switch niya. Rotary switch ang gamit niya. Pag nakaganyan, ibig sabihin naka-zero. Okay. Tapos kunin natin yung plug niya. Ito, line 1, line 2. Dikit lang yan dyan. Yan, dalawang linya. Tapos, habang nakadikit dyan yan, ihitin natin yung ating switch. Naka-zero po yan. Tingnan natin kung papalo sa number 1. O, number 1. Wala. Ibig sabihin, open yan. Number 2. Wala pa rin. Open. Number 3. Open. Okay, open. Zero natin. Okay. Ibig sabihin po, pagka ganyan, open windings po yan. So, ang suspect agad po natin dyan ay fuse. Fuse na naman ang ating suspect pag ganyan open. Kung hindi fuse, pwedeng yung motor niya ay nasunog o kaya may open din sa windings doon mismo sa stator. Sunog ang windings. Yun ang posibleng dahilan. Pwede rin na itong plug. Baka yung plug, minsan open yan dito. Kaya walang resistance na masukat yung ating tester. Pwede rin sa kable. Yung kable nito, yan. Yung AC plug at saka kable, yan. Pwedeng dahilan po ng open windings yan pag tinester dito. Kaya, buksan muna natin. Tingnan natin yung ilisi niya kung matigas o malambot. Okay, umiikot po agad siya. Ibig sabihin, chichikapin po natin yung ilisi. Gaganyanin po natin. Iikutin natin. Malambot po siya. Malambot. Okay po yan. Oh, may play. May play siya. Hila-hila. May play. Pag inikot, napakalambot. Ibig sabihin po, pagka ganyan, okay po yung bushing shafting sa loob. Malamang ay fuse ang sira nito. Kaya buksan muna natin para sigurado. Sasamantalin po natin habang wala pang nagpapagupit na kasunod. Kasi may nagupit na tayo kanina. Wala pang nagpapagupit. Trabahuhin natin to. Kasi dyan lang tayo nagugupit. Yan. Yan lang po ang ating barbershop. Mini barbershop. Kapag walang gupit, repair. Yan. Ito po. Magkatabi lang po yan. Yan po ang ating mga trabaho. Yan po. Yan po ang ating repair shop na maliit. Pagka walang repair, gupit po tayo dito. Yan. Diyan po tayo gumagawa. Iisang lugar lang po yan. Pagka sinisipagan, bumibiyay pa tayo ng tricycle sa madaling araw. Buksan na po natin ito. Yan. Yan. Natuklap. Wala na palang tornilyo dito. Nako, delikado. Nahila. Wala. Wala na palang, ano to, tali. Wala na clipper. Tanggal, oh. Nako, baka naputo lang wire nito. Kaya open na. So, para safe, italip muna natin ito para pag nagalaw, hindi mahila. Delikado. Yan po. Pagka ganyan, ingatan ko ninyo yan. Talian ka agad. Bago baklasin. So, ayusin po natin. Iki-clip natin muna bago natin galawin. So, panggalin muna natin ang ilisi. Mahirap panggalin ang ilisi. Ang gagawin, gamitan po natin ang DIY. Okay. Tanggal ka agad, napakabilis pag may DIY. DIY tools. May vlog po ako nito, panoorin kung paano ko ito ginawa. Baba lang natin. Para hindi siya malamal at mabagsak. Sabihin po natin ng tali. Yung yan. Tatalian po muna natin yan. Baka mahila. Ingatan na maputol ang hibla. Kaya naman
material na katali na. Pwede na natin galawin dito. Pwede na galawin yan. Katali. Safe na yan. Safe. Hindi na yung basa-basa mabubumi. Tanggalin muna natin to. Swing arm. Swing arm. Okay. Ito yung screw. Ibalik lang. Baka mawala. Tapos isunod natin. Ito. Subukan natin tanggalin. Minsan matigas yan. Ayun, malambot. Salamat, malambot. Minsan kasi matigas. Pag matigas, dito nyo lang tatanggalin. Pero kung malambot, dito nyo lang tatanggalin. Ayan. Ayan, okay na. Tapos yung tornilyo, ito, itabi. Hindi mawala. Itong pa, pwede na ibaba. Itong takip, hindi na ito matatanggal dyan. Nakasabit na yan. May butas kasi, nakasyot sa butas. Nakasyot sa butas, hindi na yung matatanggal. Ayan lang yan dyan. Nandito tayo. Hanap natin, oh. Nasaan yung duktungan? Hindi na naman makita yung duktungan. Paano natin matetest yung kable, yung plug? Hindi natin matetest ito. Dapat checkin natin itong line 1, line 2. Dito sa kabilang dulo. Kaso nakabalot yan. Kaya ganyan nakabalot yan, mahirap mag-check. Hindi natin masundot ng test tube yung dulo. Simula dito hanggang sa kabilang dulo. Yan. Ang gagawin natin, babalatan na lang natin yung ano ng kapasitor. Para malaman natin kung buo yung windings. Dito ko lang po chinechecken kung buo ang windings. Balatan lang yan. Palabasin yung wire. Yan malalaman kung buo ang windings. Madali lang po mag-check ng windings kung buo. Dito lang po tayo mag-check sa dalawang paan ng kapasitor. Yan, nakalabas na yung dalawa. Gamit ang test proof. I-calibrate. Okay, pumapalo. Pwede, okay. Okay, pwede. Pwede na. Ito yung dalawang linya ng kapasitor. Checkin lang po yan. Pag pumalo yan, ibig sabihin, buo ang windings. Pag hindi pumalo, open ang windings, sira lang ang motor. Magpapalit tayo ng motor pag kaya pumalo yan. Pero kung pumalo yan, buo ang motor. Okay? Checkin na natin. Ayun, pumalo po. Kita nyo? Pumalo. Ibig sabihin po yan, buo ang windings. Malamang, fuse ang sira. Kasi hindi natin ma-check yung plug. Dahil balot na balot yung mga dulo. Dito, ma-check natin kung buong windings. Na-confirm natin na yung windings ay buo pa. Buo po yung stator. Ang ating suspect ngayon, fuse. Yung fuse na sa loob. Mamaya natin ma-check yun. Pati yung kable, hindi rin natin ma-check. Kaya dalawa pa rin ang suspect. Kable o kaya fuse. Kasi buong windings. Okay? Confirm na buong windings. Para ma-check yung kable at saka yung fuse, dito tayo, magbabaklas. Ang gagawin natin, bubuksan na muna natin to. Madali po yan baklasin. Yung ibang klase ng tornilyo na positive Phillips screw lang yung ginagamit. Hindi pwede yung plat. Mahirap tanggalin po yun. Matigas. Matigas dito. Pero ito po, pwede yung plat. Pwede. Makikita nyo yan. Ayun o, meron para sa plat. At meron para sa Phillips. Ayan. Kaya malambot po yan. Pagka plat ang ginamit, gamitan natin ang plat. Ayan o, malambot lang. Lambot po. Kasi plat yung gamit. Yung iba kasing tornilyo nito, Phillips screw lang ang pwedeng itusok o ipangtanggal. Ito pwede ang plat, pwede ang Phillips. May magandang tornilyo po yung ganyan. Ayan. Kaya minsan, mahirap tanggalin ang mga tornilyo ito. Pagka Phillips lang ang pwedeng gamitin. Ito, dalawa. Phillips at saka plat, pwede. Kaya hindi tayo mahirapan dito. Madali lang itong tanggalin. Luwagan lang natin. Para mamaya dire-diretso na ang pihit. Ayan, pwedeng Phillips screw na yan. Ayan, mas mabilis kasi pag Phillips screw eh. Ayan, kagat na kagat kasi yan. Yung mga tornilyo, itabi. Tapos medyo matigas dito. Matigas yan. Sugitin lang ng flat screwdriver. Yan. Flat screw. Yan. Okay. Ganun lang po ang technique. Chichikin natin yan. Loob yan. Yan. Ayan o. May tanggal na o. Ayan o. Yan. Kasi bumitaw na dun. Yung tinalian natin kanina. Huwag kalilimutan ang basahan. Laging may patungan.
para hindi nagagasgas ang windings na ito. Bago itaob, pwede na yan. Itaob. Yan. Yan. Iusog dun, iusog dun. Sisige natin yung kanyang shafting. Ito yung gawing unahan. Makinis. Okay, good siya. Yung bandang ulihan, ito. Makinis pa din. Ibig sabihin, walang problema ang shafting bushing. Walang problema. Okay. Itabi natin ito. Dito na tayo. Titingnan natin yung fuse. Unahin natin tanggalin ito para mahubad natin itong stator. Tanggalin natin yung kapasitor. Kasi isusuot doon. Yan. Yung turbine yung tinanggal, ibalik. Baka mawala. Okay. Ngayon. Nakikita nyo, may clip doon. Yan. Tanggalin. Kasi isusuot natin yung kapasitor sa butas. Yan, yan. Hubarin na natin yan. Ganyan lang po. Oh, meron pa rin. May clip pa rin. Nakatali pa rin. Ibig sabihin, repair na ito dati. Nagawa na ng iba. Ayan o. Clip. Tanggalin niya. Okay. Yan, wala na. Pwede na hubarin. Ingatan yung... Ito, ito. Ingatan to. Hawakan ng ganun. At ingatan. Baka bumitaw. Pag bumitaw, putol, putol ang windings niyan. Okay, yan, ganyan. Yan, may pansin nyo, ganyan. So, hanapin natin dyan yung fuse. Yan. Para, kasi, gaya ng ginagawa natin, talian muna ng cable tie dito. Sa puno. Sa puno nitong kable na to. Para, pag nahila o nagalaw, hindi siya mapuputulan ng hibla. Yan, napansin niya ganyan. Okay. Para pag tatanggalin kasi natin to, dapat mayroong maiwan na isa sa bandang puno. Yan. Yan ito, tatanggalin natin to kasi bubukahin natin yan. Yan, tanggalin yan. Yan. Ingatan kasi malambot ang mga windings. Katulad niya, no? Yun, may windings. O yan, maliit na yun. Dito para dito. Yan. Ingatan yan. Hanapin natin ang fuse. Bukahin natin. Hanapin ang fuse po nakakabit sa isang paan ng kapasitor. O, ito yung paan ng kapasitor. Dito sa pula, wala. Walang fuse. Ibig sabihin, matik nandun sa kabila yun. Sa gray. Ito yung pula, wala. Sa gray nandun yun. Kaya bukahin natin ito isa-isa kasi nasa ilalim ang fuse. Para makuha natin. Ayan. Ayan po. Dito sa gray nakakabit yan. Dito sa gray na to. Ayan. Ayan lang po. Kukunin lang po natin yung fuse. At papalitan na naman natin. Kung siya talaga ang sira, baka kasi yung plug ang sira. Okay. Tanggalin natin. Pisil-pisilin galing gamit ang long nose. Ayan. Pisil-pisilin lang ng ganyan para mabunot ito. Ayan, nabunot na. Ito malutong na, palitan yan. Mamaya. So, mapapansin nyo, doon nakakabit sa common wire ng stator yung isang fuse. Ito. Ayan, nasa white. Nasa white. Para makonfirm natin kung buo yung fuse. Kasi baka buo yan at kable ang sira. O yung plug. Ay, ibabalik lang natin yan. Pero kung yan ay putol talaga, ito na, ang sira, sure bull. Tanggalin muna natin para magandang pag-check. Para may open natin siya kasi nakatago. Ayan o, ayan. Ayan, dyan nakakabit ang fuse. Ito, ayan, dalawa na yan. Itong itim na ito ang fuse. Checkin natin doon sa dalawang terminal. Pag kumalo yan, buo yan. Double check ang timestamp natin sa tester. Okay, gumagana. Checkin na natin yung fuse kung buo. Isang terminal, lagay ang probe. At sa kabilang terminal, lagay ang probe. Okay, confirm. Putok ang fuse. Hindi po gumana. Hindi po pumalo. Oh, may customer tayong parating. Ay, tanggalin mo. Magugupit muna tayo. Kaya may customer na naman. Ang poging artistahin. Ayan. Ayan, kasama ka sir sa vlog. Wow, hello. Yan po ang customer. Bati muna sir. Makikita yan sa buong mundo. Good morning. Okay, may customer po tayo. Dito po tayo, palitay ng costume. Ay, iwan muna natin to. Iwan muna yan. Gupit muna. Papatayin muna po natin ang camera, mga karyal. Karyal, tapos na po, gupit. Nagsunod-sunod po. Kaya ngayon lang nakabalik.
anim na ulo po ang sunod-sunod na ng pag-upit. Nawalis na po natin ang ating buhok, kaya tambak na doon. Kaya dito tayo, balik tayo sa ating repair. So kanina na-check na natin ito eh. Na-check na natin na buo ang windings. Tapos yung pinakang fuse niya ay na-confirm natin na pumutok o sira. May nakapagpila po dyan na electric pan pa rin, may dumating na naman kasi. Yan, dahil taginit niya yun. Ito po ay iniwan natin kanina. Tapos may nakapila pa pong isa sa labas. Ayan po. Ayan. Ayan, may isa pa doon. Kaya balikan na po natin ito para matapos na at meron pang nakapila sa labas ng electric pan. Mamaya baka pilahan na naman tayo kasi maaga pa. Ay baka pilahan na naman tayo na magpapagupit. Balik po tayo dito. Okay. Ang gagawin po natin, ito po yung na-confirm na natin na buo yung shafting at bushing. Kaya focus po tayo sa pagpalit na ng fuse. Ito po. Yan. Ang gagawin po natin dito, tatanggalin natin ang fuse kasi papalitin natin ito. Ingatan po dahil lang ating mga windings ay ano, nasala sa labat. So, okay naman yung mga hinang niya. Yung dating hinang. So, wala po tayong gagalawin sa mga dating hinang dyan. Ang gagalawin lang po natin ay yung kung alin yung pinagkakabitan ng fuse. Ayan. Ayan. Kukunin po natin ang fuse ganito. Ingatan po yan. At baka makahila ng hibla ng windings. Siguradong putol pag nahila. Kaya ingatan po yun. At iwasan na makaputol. Okay, dandahan lang po. Medyo sumabit. Mahirap tanggalin. Nakasabit. Umilalim kasi. Ayan. Tanggalin natin yung fuse para makat natin yung pinakang terminal niya. Ayan. Ayan, sabit. Sabit. Gamitan natin ang tweezer. At ilayo natin yung hibla. Hibla ng windings. Ayan. Kailangan mailabas yan. Ayan. Makasabit pa rin. Okay. Okay. Nailabas na. Kita po ba? Kita? Ayan. Ayan. Nailabas na natin. Ayan. Ito po yung isang windings. Ang kakat po natin dyan na yung ito, ito. Yung pinakampaalam. Kasi baka madama yung hibla. Yung paalam po ng fuse ang tatanggalin. Ang ikakat yan o. Ayan. Ayan. Nakuha. Ayan. Kita nyo ba? Ganun lang po. Ayan. Tapos yung kabila, diretso sa common ng wire ng stator, putulin din po natin yun. Kasi dyan tayo maglalagay din ng fuse. Ayan. Okay. Kung mapapansin nyo, yung wire ng kapasitor, nandun yung isang hibla. Dyan tayo magkukunik ng fuse. Tapos yung common wire ng stator, wala na pong nakakabit. O, solo na niya. Walang windings na nakakabit. Ibig sabihin, dito, unang dito dadaan yung kuryente papunta sa fuse bago dumating ng windings. Okay? Ayan. Nagpapasin-masin tayo sa labas at baka may customer na naman. Tayo po yung nagnanakaw lahat ng oras para makapag-vlog. Nakapag-vlog na po kayo. Ayan. Ayan, putulin na po natin ito. Para may ahihinangan na lang. Ayan. Ayan, ganyan. Linisin natin ang pagkaano niyan. Ayan, may tali po doon hindi kinatanggal. Bakit? Kasi yun po yung nagsisilbi yung ano, yung pinakang hindi siya dapat magkahiwalay sa puno. Kasi pag nanabog yan, magkakawatak-watak, at mabukutol ang ating mga windings or hibla. Ayan. Okay. Papalitan po natin ang fuse. Ito po yung fuse. Ito po nasa ilalim. Ayan, dikit na dikit po. Ito po yung check natin kanina. Iputol. Ayan, nag-cut off na. Ayan po yung fuse. Hindi natin na tatanggalin yan. Sira naman yan. So, kuha na po tayo ng bagong fuse. Okay? Okay. Okay. May bago tayong customer. Sandali lang mga kabilan. Naputin na naman ang ating ano, pag-video. Dahil may dumating na naman customer. May bago na naman tayong gugupitan. Hindi pa tayo nakakapag-umpisa. May ano tayo. May customer na naman na dumating. Aabutin na naman yata tayo ng gabi sa pag-repair. O, putulin ko po muna ang camera. Okay? Ay, naku mga kariyan. Magkatapos rin tayo sa gupit. Ayan, mamaya nawalisin ang kalat ng buhok. Balik na naman tayo dito. Mahirap pong nakaw ng oras. Kasi araw ngayon. Maraming istorbong papagupit.
Kasi schedule ng gupit araw 8 to 6. Pag 6 repair. Kaso sinisingit-singit lang natin to para makanakaw tayo ng oras. Kasi sayang ang oras. Time is good. Papalit na tayo ng fuse. Ito, may naghihintay pang isang electric fan sa labas. Checkin natin to kung buo. Ito, ito yung bago nating fuse na ipapalit. Okay, tingnan natin kung meron continuity. Okay, meron. Buo, buo ito, buo. Papalit natin ito. Kasi yung sira kanina, ito, i-double check natin, talagang hindi pumapalo yan. Oh. Wala, wala. Sira po yan. Papalitan yan. Okay. Dito po tayo. Magkakabit. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Ah, pumutok ang fuse eh. Ah, mga karyel, ang mayari. Kinukuha na. Hindi pa makakuha dahil hindi natin pa matapos-tapos. Okay. Yeah. Mamaya, balikan mo na lang mamaya. Kasi, yan ang unahin ko naman eh. Kaya lang hindi ko may singit-singit gawa ng dami nagpapagupit dito. Ha? Ah, sige. Balikan mo mamaya ang gabi. Para sure. Kasi may isa pa dyan akong gagawin din sa labas eh. I-cut muna natin ito mga karyel ito. Cut natin yung dulo. Tapos, lagyan natin ng pondo, tingga. Para madaling ihinang, lagyan ng pondo. Lagyan din natin ng pondo yung fuse. Yan. Tapos ganyan. Mapapansin nyo yung isang hibla ng ano lang wire na yan. Yan yung dulo ng windings. Lahat ng windings, ito yung dulo. Nakakabit sa kapasitor. Continuity or resistance ng mga windings para malaman kung open siya sa gitna. Dito lang kayo mag-check sa dalawang paan ng kapasitor kasi yan lahat ng dulo ng ating windings. Tapos lalagyan natin yan ng spaghetti tube para ma-insulate siya. Sapatin lang ng ganyan. Pag nasukat, putol. Ipasok na ang spaghetti tube. Ayan. Tapos dito tayo magkakabit sa terminal na to. I-splice muna natin yung dulo. Kasi pinutol natin yan kanina. Putulin muna. Tapos i-splice. Para kumabit ang tingga. Ayan. Lagyan ng pondo na tingga. Lagyan ng pondo na tingga yung fuse. Yan, pwede na natin i-digit. Yan, okay. I-cut yung mga excess terminal. Okay, ganyan. Ito yung fuse nandito, banda. Ito, ito. Babaliin natin dito. Ayan, ganyan. Tapos ito, babaliin din natin ng ganun. O, bali. Kasi ang gagawin natin dyan, susubukan natin yan ng spaghetti tube para ma-insulate yung ating hinang. Pero bago yun, checkin muna kung hindi nasira yung ating fuse para hindi masayang ang trabaho. Checkin muna natin kung hindi nasira yung fuse sa paghihinang kasi minsan nagka-cut off yan sa sobrang init ng panghinang. Okay? Calibrated ba? Okay? Tingnan natin. Okay, buo po siya. Buo. Ayan. Buo po yan. Oh. Ayan, buo yan. Buo. Tumalo. Okay? Okay po, buo yan. Hindi nasira sa ating paghihinang. Kasi nalusunog niya siya, nakakaditi kagad ng init, napuputol siya. O, ibalik na natin, lagyan natin ang spaghetti tube para ma-insulate yung mga pinaghinangan. Okay.
Yan, ganyan. Okay, ganyan. Ngayon, pwede na natin yan na pagsama-samahin. Yung fuse nandyan. Ididikit lang natin sa windings yan. Makikita nyo ito, yung isa kanina, hindi na natin ito hinahin kasi okay ito. Yung balot niyan ibalik. Ito yung balot niya kanina. Ibalik lang yun. Yan, ngayon, iayos natin ang kamada. Yan. Baka maputo lang kibla, ingatan. Yan, ganyan. Kasi, lalagyan natin yan ng cable tie. Ganyan siya. Okay. Ay, ingatan yan, ingatan. Masking tape para hindi manabog. Bikisin natin. Balutin natin ang masking tape para hindi manabog at ng magandang talian. May naiwan na isa. Ipasok dyan. Yan. Yan, para hindi lang manabog. Tapos lagyan na natin ang cable tie. I-check yung ilalim ha. Katulad yan ho. Mayroong hibla. Kailangan hindi maipit yun. Tingnan yun. Okay. Okay. Ayan, ganyan. Patulin. Para hindi sa gabal. Talian ulit. Sa yan. Ito. Yan ito. Lahat ng butas. Lagyan ng tayo. Double check ang ilalim. Baka mayroong hibla na maipit. Windings. Hibla ng windings. Hibla ng windings. Pasensya na po kayo. Napakaingin ng aso. Okay. Safe. Safe ang ilalim. Yan. Double check ang ilalim lagi. Putulin. Para hindi sa gabal. Okay. May kita nyo yun? Baguhin natin yung putulin. Palitan ng bago. Huwag mong hinayang sa panali. Huwag mong hinayang. Marami natin panali. Ito, ipapaipit na rin natin doon. Double check. Baka may maiipit na naman ang hibla at maputol. Dapat po wala. Pinasok na po natin yung wire ng ano. Dalawang wire ng kapasitor. Ayan. Yan po. Okay. Nakabigkis na. Para kahit mahila itong kapasitor, okay lang. Hindi basta mabubunot kasi doble-doble ang tali. O, putulin. Okay. Ganyan lang, oh. Safe na yan. Mas maganda. Para safe ito, para safe, lagyan pa rin ng tali dito sa ilalim, sa kabila. Para hindi mabunot-bunot dyan. Ganyan lang po ako magtali. Hindi nang hihingayang sa panali. Minsan tinatahi ko pa yan, pero wala akong pantahi. Ito ang available. Yan. Yan. Yan, yan po. Yan. Okay? Tapos pagpagan. Pagpagan. Kasi malitabok. Tapos, ibalik na yung ating housing. O, dito. Pasok dito yan. Ipasok. Ilabas. Hilahin. Ganyan lang po ang pagbalik. Ayan. Okay? Kasi ito, dito yan ilalagay. Nakaganon. Nakaganon siya, nakaganon. Kaya dyan lang siya. Ayan, makita. Ayan. Okay na po yan. Okay na. Prepare po natin isa. Ibaba lang dito sa basahan. Huwag ibababa sa lamesa na walang sapin. Ganyan. Ayan, laging safe. Para hindi magasgas ito. Ayan, oh. Ayan. Tapos, yung ating isang ito. Kailangan yan. Linisan yan. Linisan. Linisan. Brush lang po. Paint brush. Tapos, ibabalik natin yung rotor dito. Ibabalik ang rotor. Ayan dyan. Ayan. Brush natin ang camera. Masyadong madikit. Hindi masyadong makita. Babalik natin dito. Tama yung position niya.
Panoorin yung ibang video ko para makita nyo yung ibang diskarte. Iba-ibang diskarte po yan. Maraming diskarte kailangan. Tibayan ang trabaho. Para hindi magkaroon ng back job. Kasi kung may back job, mawawalan ng tiwala ang customer. Dapat taon ang binibilang bago sila bumalik. Tapos na ang warranty. Ayan, ayan po. Ayan. Ibabalik po natin dito. Pero bago ibalik yan, dahil okay naman yan, lagyan po muna natin ang langis. Ito, langis. Tamang basa lang. Baka masobrahan at malunod. Okay. Ayan. Ito kabila. Isa rin. Tamang basa lang. Ang mapapasin nyo sa mga video ko, naglalagay lang ako ng langis. Pag maglalagay na ng shafting at busi at saka ito, rotor. Hindi ako naglalagay pag nagkakabit ng foam. Kasi madulas sa kamay. Saka lang ako maglalagay pag ilalagay na ito. Yun po ang technique ko. Ayan, okay. May langis na. Balik na natin. Okay, checkin natin kung mayroong clearance. Okay, may play. May play. Pag ginanon, kaliwa kanan, matigas. Baba taas, matigas. Good po yun. Pero pagka binunot at saka tinulak, dapat gumagalaw. May clearance. Ayan, meron po may clearance. Okay, tamang clearance lang maliit. Ayan, okay. Lagyan na po natin ang ating tornilyo. Laging tandaan, dito lagi ang tusok ng tornilyo sa likod. Papunta sa unahan. Lahat yan, puro. Walang naglalagay ng tornilyo dito sa kabila. Dito dapat, sa kabila. Papasok, papunta doon sa unahan. Doon ang turo ng tornilyo. Okay? Natulad yan, ganyan po ang pagkabit. Hindi pwede na dito. Mali po yun. Dito dapat, para hindi kayo natatagalan sa trabaho. Para makabilis ang trabaho, dapat alam agad ang laang pagkakaposisyon. Para hindi nasasayang ang oras. Kasi ang tama nating pag-uugali, katulad ko sa akin, time is gold. Mahalagang oras. Dahil umiyak maya, may sisigit na naman magpapagupit. Sayang yung oras pagka tumambay-tambay pa tayo. Lahat ng oras gamitin natin. Tapatan po, tapatan ang paglagay. Para sabay ang higpit. Yan. Dito naman, sa kabila. Kabilaan din yan. Dito sa kabila rin. Lagi magkatapat. Higpitan itong isa. Medyo lost thread, gamitan ito. Flat. Okay. Kabila naman. Okay, higpitan. Higpitan na ng sabay lahat. Tapatan pa rin. I-fix na natin yan. Yan. Kailangan parehas ang higpit niyan para balance. Okay? Mapapansin nyo, medyo matigas. Papaluin lang po dito yan. Tigda tatlo dito. Gamit po ang, pag walang martilyo, gamit ang plies. Yan o, 1, 2, 3. Okay na po yan. Malambot yan. Okay, lambot na. Tapos may plane na. Okay na yan. Maganda yan. Tapos ito, ibabalik na natin dito sa dati niyang pwesto. Yung kapasitor niya. Kasi ito daw ay biglang tumigil. Yun pala, pumutok ang fuse. Bakit ba pumutok ang fuse? Ay malambot naman yung ano. Malambot naman yung kanyang shafting bushing. Yun ang dahilan kung pumutok ang fuse. Posible, na-overheat na init. Ganun. Naka number 3 babad. Posible pumutok ang fuse. Yan. Okay, buo na po ito. I-double check po natin yung resistance reading niya kung meron. Pwesto po natin muna ng maganda. Para maganda mag-check. Ayan, ito yung switch. Naka-zero po yan. Pwesto natin yung tester. Ito yun, nandiyan po yung motor. Ito. Checkin po natin yung kanyang resistance. Winding resistance. Ito po. Kailangan calibrated ang tester. Times 10. Okay, gumaga na. Connect na po natin yung probe sa line 1, line 2 ng plug. Para ma-check natin kung may resistance. Ito po, naka-zero po ito. Position. Zero position. Naka-off. Okay. Che-checkin po natin
ko, merong resistance na sukat yung 1, 2, 3 na switch. Okay. 1, meron. Nabuo na po ang fuse eh. So, confirm na fuse, kaya hindi na natin check yung plug. Nandyan, okay na. Okay. Number 2, number 1 na po yan. Number 2, yun. Gumalaw po ng konti, umusog lang ng ganun. Kasi magkakadikit po yung tatlong resistance niyan. 1, 2, 3. Okay, umusog lang ng konti. Number 3. Ayan, umusog po yun ng konti. Konti-konti lang ang usog. Magkakadikit po yung tatlo. 1, 2, 3. Ayan, magkakadikit po yung palo ng resistance ng tester. Okay? Ganyan lang po. So, paano malalaman kung grounded sa katawan? Doon sa core. Paano malalaman? Yan po, naka-number 3 po yan. Ibig sabihin yun po, merong resistance po na nasukat ng number 3 pa rin po yung ating switch. Yung switch, ito. Titingnan po natin kung grounded doon sa ating motor. Ito, dito. Paano malalaman kung grounded? Ayan. Kasi pag grounded, pag hinawakan mo to, nangunguryente. Delikado yun. Ayan. Ganyan po gagawin sa probes. Ganyan. E, times 10K po ito. Di ba nasa times 10? Times 10K po. Yun, naka-times 10K. Bakit times 10K kung nilipat? Para po ma-detect niya yung ground. Kasi yung times 10, hindi makaka-detect ng ground. Samantalang yung times 10K, nakaka-detect ng ground. Kahit konting grounded lang. O. Ang gagawin, yan po, naka-connect po yung dalawang ano, linya. Hawakan po ng kamay. Ganyan. Ayan, di ba? Nakadikit din yung kamay ko kaliwa. Yung kanan, hahawakan ko to. Papalo yun. Kasi grounded ako. Ayan po, pumalo. Di ba? Ang lakas ng ground. Once na pinayan, hindi ko nahawak. Pag hinawakan, nag-ground. Pag hindi ko hinawakan, binitawa na yun. Nawawala yung ground. Malalaman kung grounded ito. Pagka-chinek mo, tinusok mo ito dito. Hindi, hawak mo dito ha. Sa kaliwa. Itutusok ko doon. Pag gumalaw yung meter pointer, grounded siya. Ayan, hindi po gumalaw. Ayan o. Kinikot-kutin nyo pa. Sa shifting, wala. Sa stator, at saka sa housing, wala. Wala pong ground. Good po yan. Once na hinawakan po kasi ito, magpapalo yun eh. Pag hinawakan ko ito, subukan yung hawakan, hawakan natin o. Ayan, pumapalo po ang lakas. Ayan o, yan. Grounded po pagka ganun. Kailangan huwag nyong hawakan yun. Tapos testerin nyo, hawak nyo dito sa kaliwa, tapos dito. Yan po ang pag-check ng grounded. Nakuha. Yan. Isang technique para makita kung grounded yung ating motor. Yan po ang pag-check. Good po ito. Hindi pumapalo. Pag hinawakan, pumapalo. Pero pag binitawan hindi, ibig sabihin good po yan. Hindi pumapalo. Naka times 10K. Okay, malinaw? Ganun lang po. O kahit pa paano, natapos na natin yung ating, ano, yung ating ginagawa. Walang sumunod na nagpapagupit. Natapos natin hanggang dito. Ito po ibabalik na natin sa kanyang katawan. O, hindi ko na po ipapakita kung paano ibalik. At gagawin po na lang natin ay, check na lang natin ang saksak sa kuryente. Kaya shout out po muna sa mga kaibigan natin dyan. Mga subscriber po, maraming salamat sa inyong suporta. At sa mga bagong nag-subscribe, lalo na po sa inyo, maraming salamat po. Welcome sa aking munting channel. At dahil sa mga istorbong pagupit-gupit, ayan, nakatapos din tayo. Shout out po sa aking classmates na nasa ibang bansa. Pangako niya, meron akong set of barber's tools na pasalubong, kaya advance maraming salamat sa iyo, kaibigan, classmate, Miss Irene. Ayan, mga kariyan, may kabit na natin yung mga parts ng detection. So, ready na siya na i-plug. Plug natin siya dyan. Ayan, mga kariyan, kung nakatulong ito sa inyo, paki-like na lang. At kung bago kayo sa aking channel, paki-subscribe na rin at hit ang notification bell para ma-update kayo sa susunod kong mga video na gawin.